All right, so now with our topic. So kung mapapansin ninyo, our topic is really about the Gawad Maestro. And why are we talking about the Gawad Maestro? Una, tapos na yung award eh, right? And we already know that our speaker today won some of, if not all, of the awards. It's because... Marami, di ba? But it's because of one thing, right? It's because of one thing. They have done so much and their achievements are things that we can learn from, no matter whether they are from the government or we are from the private. I'm sure we can pick some lessons there. And it's not only because we want to win an award, but because along the way, they've learned something. And we at are malay mo, manalo rin tayo ng award. Diba? Natuto na, nanalo pa ng award. So we are fortunate today because we have with us the Assistant Secretary for the Human Resources, Strategic Communication, and Sectoral Initiatives of DENR. And our special guest for today won several awards for himself. That's the Best L&D Manager. And for DENR, which he leads as far as the L&D is concerned, that's the Best L&D Organization of the Year. And also, wala po sa kwan natin, unfortunately, but he is part of those who won. Si Wilson Henson won the Best L&D Professional for the year 2023. And also nominated, finalist, yung isang program nila, right? So, ladies and gentlemen, friends, mga suke, and those who are new here, let's all welcome ASEC, Assistant Secretary Hiro Masuda. Maraming salamat po, Sir Jun, President Jun. Gusto ko po magpasalamat una sa lahat sa mga opisyal at miyembro ng PSTD sapagkat sa lahat ng journey ko, nung nabalik po ako sa learning and development, one way or another, mga miyembro ng PSTD o opisyal ng PSTD ang mga nakasama ko. At itong prosesong ito ay talagang pumasok sa puso at isipan ko, hindi lang po bilang tao, hindi lang po taong gobyerno, hindi lang po Learning and Development Manager of the Year, pero ang naisip ko po dito ay ito ang nagpapatuloy. Kasi kung ano po yung mga natututunan ko, i-share ko po sa mga new generations ngayon. At kaya ko po nasabi yon na hindi ko po alam dati na 27 po kasi napunta ako sa DENR. Konting background lang po, President Jun, kung hindi nyo po ipagkakait yung past president na. Sorry na sana. Para sa kaalaman ng lahat kasi, si ASEC Hiro was also a former board of director during my time as the president. Yes. Opo. So, noong 2007, nag-apply ako sa DENR at pinalad po na naging chief po ako ng Manpower Development Division, yung pantawag noon sa Training and Development Division, Training and Management Division na naging Training and Development Division. Mm-hmm. Pero hindi po agad ako nag-report doon kasi in-appoint po ako ng secretary, rather dinesignate po ako sa ibang posisyon. So iba po yung mga ginagawa ko noon. Tapos 2014, na ibalik po ako sa position ko. Ang pangalan po noon ay Chief ng Training and Management Division. Then 2015, mm-hmm, naging Training and Development Division dahil nagkaroon po kami ng rationalization plan. Oh. Nagkataon po, Ma'am Sir, si Milalyn Javeliana ay taga-Parod DF ng time na yon at nag-offer ng training sa DENR. Pinatawag po kaming lahat. Ako po, chief ng training, head ng career development, lahat ng mga division chief na concerned sa HR. Kasama po ang mga regional counterparts namin, Sir Jun. Okay. So, kwento ko yung naging story niya. Nung nandun kami, ang title ng training namin doon ay Learning and Development End-to-End Cycle. Doon sa amin tinuro ang ADDIE model. Doon ko po una nakilala si ADDIE. At naaalala ko po yung iba doon, si Maya, na naging lecturer niyo po dati sa evaluation dyan. At si Odie Masigan. Sila po yung mga nag-train sa amin doon kasama ng iba't pang facilitator. Tinanong po nila ang mga
HR counterpart namin, at yung grupo po namin, yung batch na yon, alam niyo po ba ang tanong? Ano ang ginagawa o core function ng HR at L&D manager sa inyong opisina? Alam mo, mga kapatid, sobrang nalungkot ako. Way back 2015 po ito. Maya was there, naririnig nila lahat doon. Ano ang trabaho ng HR practitioner or L&D manager? Ang sagot po ng isa, taga-MC. Yung isa naman po, taga-hatid ng bisita. Taga-ayos sa mga pagkain. Taga-ayos ang special events. Nagulat po ako. Sobrang horror stories po yung mga narinig ko. After that, during lunchtime, nag-uusap kami. Sabi ko, ano ba trabaho talaga natin? Hindi po, may job description kami. Pero syempre, pagdating po sa ganyan, iba-iba na eh. So, sobrang iba-iba yung ginagawa namin. Right. Doon palang una namin nakikilala. Ano pa talaga ang trabaho namin? At Sir June. Sige. As I, sorry to cut you there, ipapasok natin yung ibang kwento yan dito sa iba't iba nating tanong, no? Yung unang tanong natin, and since this is about learning from the lessons of your achievements in getting the award or winning the award, no? So for the benefit of our audience who are here and those who will watch this video in the future, pwede po ba kayong magbigay ng isang example? Ano yung naging major achievements ninyo at naging contribution that made you win those awards? Especially yung dalawa yun, eh, no? Yung best L&D manager, para sa inyo po yun. Yes, sir. And then of course, yung best L&D organization, you're still the one who led that, no? So yes, ano yung isang example ng naging achievement ninyo doon? Sir, dahil doon sa horror, sir, doon ko hugutin sa horror stories natin. At dahil doon sa mga nangyayaring yun, sir, alam nyo ba, na pag nag-a-apply kami, may nawalan ng certificate. Doon muna tayo sa una, nawalan ng certificate. Eh sir, sa civil service, may apat na criteria, EETE, eligibility, experience, education, at saka training, yung T. Sa training, sir, kailangan namin ng MOVs, proof, means of verification. Ano means of verification yan? Certificate. Dati sir, ang certificate, pag nawala, wala, hindi naman tayo digital, ang gagawin namin dyan ay humanap ka ng limang magpapatunay na kaklase mo na umattend ka ng training at magsisertify. O kaya humanap ka ng picture mo na nandun ka dahil nakalimutan na nila kung sino. At ang ginawa namin dyan, sir, inayos namin ang admin reforms ng training and development. Lahat ng documentation inayos namin. Nagkaroon kami ng serial number. Pina-approve namin. In-institutionalized through policy. Pangalawa, sir, ano pa ang problema namin? Kami mismo, hindi namin alam ang dapat namin gawin. So, gumawa kami ng training specifically para sa amin. Rigid training. Inisip namin, ano ba yung talagang trabaho namin? Hand in hand, inayos namin. Ano yung job description namin? Ano yung expectations sa amin? At dapat leader rin kami. May buy-in sa top management kasi sir, dati ang HR medyo nasa laylayan. Sa pananaw ko lang po yun, ha, disclaimer, nung panahon na yon. Pero ang ginawa namin sir, ang aim namin, ang HR ay kailangan side by side ng top management nag-decision. Kasi dati nga sir, alam mo, pag may problema, doon mo la yung mga tao, doon mo ilagay sa HR, doon na kayo, doon natin sila i-launch. I-lodge. So lahat ng yan napupunta doon. Pangalawa, sir, meron kaming paniniwala na pag HR ka, HR ka lang before, we work on silos. Ngayon, sir, inayos namin na lahat ng division chief ay kasama namin, katuwang namin. They're also extension of HR. Dahil, sir, sa hiring and selection, kasama namin sila nag-hire, hindi naman kami. Mm-hmm. At sino nag-identify ng training needs nila? Sir, meron kami tinatawag na SPMS. Doon naka-anchor lahat ng training needs analysis nila. Mm-hmm. Ano yung SPMS? Strategic Performance Management System, sir. At dati, sir, kung ikaw ay gusto pang-trainingin ng iyong boss, susulatan yung training division na isang maliit na papel. Padala mo doon sa training. Alam niyo yan, parang sa akin nawawala ng value. So, kailangan namin i-reestablish, i-rebrand. Ano ba ang value ng training and development sa kumpanya namin? Ano ba ang dapat ginagawa nito? So,
simula administrative reform, sir, inayos namin yung competency-based system namin. Isa kami sa, natutuwa ako, pinagmamalaki ko rin yung competency-based system namin, sir, kasi isa kami sa unang government agency na nakapag-establish ng competency-based system. Lahat ng trabaho namin, sir, naayos namin dyan. At sir, ito ay ginagamit agad. Ginagawa na rin namin Biblia pagdating ng training and development at competency assessment. And from there, sir, hindi lang po sa central office, nationwide. At hindi lang po natatapos doon. May validation po kami na ano yung nangyayaring impact. Ito bang patraining namin na ito? Kasi sir, alam mo dati, hirap na hirap kami kung paano magkaroon ng metrics of success. Noong 2015, hindi naman alam ng namin yan sa government. Hindi ko po alam sa ibang agency. Uh-huh. Pero sa DNR, hindi namin kilala si Kirkpatrick. At so, in short, Asek, if I got it right, yung pinaka-tangible and concrete achievements niyo, it's actually establishing a very strong foundation that defines the role of HR and talent development, yes, for that matter. Tapos, sabi nga ni Ed, inilagay niya din doon, it's about making the knowledge shared and accessible, so yung knowledge management. And I love about what you said na na-connect niyo yung roles ng bawat isa, so they now see themselves more as HR and as talent developer, you know? So yung SPMS nyo, although it's labeled as performance management, nakapaloob din doon at naka-integrate yung talent management or talent development. Tama po ba, Asek? Yes, sir. Pero sir, hindi kami nag-conceptualize ng SPMS, ha? Ito ay binaba sa amin ng Civil Service Commission. Government-wide. Government-wide. But you implemented it. Ang maganda dito, sir, sa amin, sinisigurado namin na lahat ng learning intervention ay targeted, strategic, based on their job description, based on their core functions po. Asek, so, Asek, if I may ask, Asek, kasi yes, ang marami kasi mga government agencies, actually kahit sa private sector, may competency framework, hindi maitawid sa talent development. So, you're saying that you were able to use your competency model or your framework in learning and development. Can you share with us your strategy that I think our audience will really appreciate? How paano niyo na i-link, ano yung ginagawa niyo ngayon to make sure that sabi mo di ba, targeted and focused, yes, yung L&D niyo. So how do you do it from competency framework to L&D? How does DNR do it? Sir, sa amin dito, simula central office papuntang regional office, meron kaming tinatawag na competency based assessment. From competency based assessment, sir, hiring and selection pa lang, meron na kaming ganon. So sa hiring and selection, yes po, ganon na po sa amin. Competency-based na rin ang recruitment namin. So nakikita na namin ano yung possibility na magkakaroon siya ng gap. Kasi hindi naman lahat swak na swak sa position. At dinunot namin, sir, meron kami tinatawag na positive gap at negative gap. Positive gap, sir, ito na yung role namin for succession planning and career pathing. Naka-linya na rin po sila. Ano yung mga training needs analysis na ibibigay pa namin to deep dive kung ano yung meron, kasi mamaya sabihin natin, kailangan nito halimbawa, sir, technical writing. Kasi minsan overarching pag technical writing, pero may deep dive session kami. Yung pala ang problema, baka mamaya yung technical writing ay hindi technical writing ang kailangan, baka mamaya yung grammar writing ang kailangan niya, o kaya basic 101. So meron kaming pinatarget na ganun, sir. Tapos pinapakitaan namin, sir, sila ng communication na ito yung style ng DNR. Kasi minsan, sir, depende naman sa style ng pagsusulat, depende sa background. So lahat yan, sir, targeted. Tinatailor. Para may style guide, ano? Yes, sir. Okay. So, what I like about what you said, Asek, is this. Kasi sa talent development framework ng PSTD, magkaruntong talaga yung recruitment. Well, recruitment, career management, at saka learning and development. So kayo, So ibig ba sabihin, pagka-hire nung tao, na-identify na yung competency development needs niya, tumutuloy na sa L&D yun. Kasama na sa L&D program.
Ang una nila, sir, ay onboarding. Sa onboarding, sir, pinapakita namin, oh, ito yung mga areas ng DENR, ito yung mga kailangan yung gawin sa job description. Kasi, sir, kung new hire ka, pagdating po sa civil service rule, kung new hire, 6 months probationary ka. So, doon sa 6 months na yun, ano muna yun, parang mga soft trainings lang namin, essential trainings. Tapos, sir, pag okay ka na, sir, doon na kami magpapasok ng technical. So, lahat ng mga technical for your position, yun na po yung naka-pipeline. Every year, sir, minimum of one training intervention, sir, at alam naman natin, naniniwala tayo sa 70-20-10 principle, ang 10% ay training lang. Sir, meron din kami mga coach and mentors dito sa DNR. Ayun. From time to time, tinitingnan sila. At 70%, sir, sinisigurado namin sa mga supervisors nila. Nagkakaroon kami ng division chiefs meeting. Right. At next year, sir, alam mo, ang division chiefs meeting namin, i-rebrand na namin na HR Business Partnering Session. Para targeted, yung ginagawa ba ng mga empleyado ninyo at binibigyan nyo ng training ay nasa business process ninyo. At nagagawa ba nila? So, sir, yun. Kasi alam mo, sir, nung, sir, June, nung naging board ako, hindi naman po sa pag-ano, naalala ko si chairperson, nag-strike sa puso ko yun eh, sabi ni Ma'am Elvin noon. Elvi Tadepa, sabi niya sa atin, di ba, sir? Elvi Tarobal. Ah, Tarobal, opo. Oh, si Elvi nandito, nakita ko eh. Oh, ayun, sir. Ay, sorry, sir, nakaano kasi. Sabi ni Ma'am Elvi noon, sabi ni Ma'am Elvi Tarobal sa atin, gusto niya, ang PSTD ay may highest integrity at hindi kagaya ng ibang mga charlatans na mga organization. Nung una, sir, sa totoo lang, di ko nga alam meaning ng charlatans, ginoogle ko pa. So, na-realize ko, dapat ang organization din namin, ang HR namin, ay hindi charlatans. Kumbaga, full of integrity, naniniwala ang mga kapartner namin, naniniwala ang organization na ang ginagawa ng HR namin when it comes to talent development, ay talagang may patutunguhan at makaka-contribute sa ine-expect sa amin. At alam mo, sir, natutuwa ako kasi lahat yan nagbunga. Nung itong PSCD, sir, Sir Edwin, laking tulong sa akin. Sabi ko sa inyo, one way or another, lahat ng mga naging mentors ko sa PSTD, sa buhay ko sa HR, ay na-link sa PSTD. Halimbawa, sir, nung napunta ako sa PSTD, ang una kayang kumausap sa akin dyan, sir, ay si Sir Egay, at pinikwento niya sa akin, Egay, nandito. Yung taga-pasal, diba, sir? Sabi niya sa akin, alam mo, pag talent development ka, dapat, ang aura mo ay laging, pati pala yun, inaaral namin sa talent development, kasi syempre, naisip ko, oo nga, no, mahirap pag medyo, iba ang tingin sa iyo, parang strong agad ang dating, kumbaga kailangan mo muna mag-build ng rapport sa kanya. Right. Sa kanya, kaya una narinig yan, yung mga ganyan, sir. So yung essential skills ng talent development officer or manager ay kasama, hindi ka lang basta strategic, yung mga essential skills hindi mo na iiwanan. At alam mo ba, sir, Asek, before mo ituloy, maraming achievements na narinig kami, and these are all very inspiring. So parang now it sheds light on why you won, no? Yes. Especially coming to the point na yung achievements ninyo in the context of where you are. Kasi hindi lang naman pinag-uusapan. There might be organizations are so far advanced. Pero yung sa inyo kasi, it's more from where you are, you have done all of these achievements. So siguro ang susunod na tanong dito ay itatanong ni Pearl. Yeah. So, Asik, no, parang sabi nga ni June, ang dami nyo ng initiatives. Pero siguro ang mas importante with all these initiatives, ano yung naging impact not only doon sa employees but also to DNR as a whole? Ayan. Ma'am Pearl, maganda yung sinabi mo. Kasi dati, meron, naniniwala ako, hindi ko pa kakilala ang PSTD noon, sir, ha. Nandun pa lang kami kay Milalin na horror story. Alam niyo ba na pag may tinanong ka sa amin na taga-budget office, halimbawa, o kaya taga-finance, tinanong mo, ano ang DENR? Masasabi nila konti, pero hindi nila masasabi kung ano ang DENR.
meron kang tanongin na taga-procurement, meron kang tanongin ng mga frontliners namin, hindi namin masasabi agad kung ano ang DENR. Pero meron kami cert course for PENRO, Provincial Environment and Natural Resource Officer, at CENRO, City Environment and Natural Officer. Meron kami dati palang ganun. Noong 2014 ako bumalik ng DENR, nire-launch po namin yon. Tinatawag namin na ENRA Academy. Inopen namin yan sa lahat. Ang ginawa namin, meron kaming basic para sa mga frontliners namin, meron kami pang supervisor, meron kami pang manager, meron pa po kami pang executive. Anong purpose niyan? Ang unang tinatanong po o na pangyayari sa environment ay kung sino kakilala nilang taga DENR. Hindi naman nila tatanungin kung anong trabaho mo sa DENR. So una, ginawa po namin yan na dapat alam ng kahit sinong empleyado ng DENR kung ano yung DENR. At kung hindi nila alam yung prosesong tinatanong, saan nila itinuturo, ano yung dapat nilang gawin, ano yung sino yung ano number yung pwede nilang tawagan. So meron po kaming ganun. At hindi lang po ito sa central office. Nationwide meron po kami. At hindi kami ang nagpapatupad noon, Ma'am Pearl. Kaya natutuwa ako kasi lahat ng mga regional officers namin ng HR ay ginagawa na ito. So hindi lang po sa central office, yung horror stories, pag tinanong mo yung HR namin, ano yung trabaho ninyo, ang sasagutin na po nila, nagte-training needs analysis kami, nagagawa kami ng training, strategic training based on the individual development plan and learning and development plan, at kung paano nila ina-assess, kilala na po nila si Kirkpatrick. Although marami pong method na pang-evaluate, pero ang pinakamadali namin na adapt ay yung kay Kirkpatrick model, Ma'am Pearl. At dahil diyan, natutuwa ako kahit nung nakaraang buwan po at last quarter, nagtanong kami sa mga regional offices namin. Sabi po nila, kung pwede ko nga lang po i-show dito yung video eh, ramdam na nila ang HR pati doon sa lalawigan nila. Kung saan sila nasa malayong lugar, nararamdaman na nila ang HR. Pero hindi po central office lang yun. Ang bumababa na po sa amin, yung mga counterpart namin sa regional office. At pinakikinggan na po sa executive table ang HR. Na dahil nice. Hindi na po kami kasama. Teka, Asek, ano ko lang, balikan ko lang ha, yung... dahil sabi mo kilala niyo na si Kirkpatrick, does that mean did you implemented four level evaluation sa DENR? Yes po, meron po. Yes po. Pagdating pa lang dito sa PSTD ko po natutunan ito, sir, na at kay Mami Lalin, pag gumagawa ka pala ng design, doon na dapat nakasama yung kung ano i-evaluate mo based on sa objective, kasi ang practice po namin dati, gagawa ka ng design, after ilang buwan, saka ka gagawa ng evaluation, hindi pala. Dito po namin natutunan yon na ang paggagawa ng evaluation ay simula sa training design. At dahil dyan, sir, alam mo, nakagawa kami at nagpa-approve po ako ng standard format namin. Kasi dati, iba-iba ang gawa ng training design, iba-iba ang gawa ng training report. Nagpa-standardize po kami ng mga training tools. Yung sinabi ko po sa inyo, administrative reforms namin, kasama po yon. Na meron kaming serial number sa certificate, meron kaming naka-upload yung training design namin. At dun sa design, sir, for transparency, nakalagay dun, sir, ang budget na ginagastos namin sa training. Hindi po namin hinahayaan na ang pera ng gobyerno ay mawalan sa isay. Sinisigurado po namin na ang pera na pinagkakatiwala sa amin, kasi mga steward lang po kami ng resources natin, sinisigurado po namin na ito ay nabibigay at napupunta sa tamang pagkakagastosan po, sir. Masarap pakinggan nun. Sekiro. Meron lang, gusto ko lang tahitayin yun, ha? Kasi meron dito si Kevin Nera, who used to be head of HR ng Office of the Vice President ni VP Lenny. Meron siyang tanong dito, did you have to use an HRIS to consolidate the competency gap assessment? Dahil sila daw, doon sila tagalan. At karugtong din ito nung tanong ko, kasi sabi mo naka four level evaluation. So I'm assuming, please correct me if I'm wrong, na from your evaluation, nadidetermine ninyo kung na-close yung competency gap. Na, yes, nadidetermine po. Ba?
At tapos yes, yung tanong rin ni Kevin na ano ba, naka-integrate ba yung HRIS ninyo sa competency framework? Yes, sir. Sir, dun sa HRIS, kwento ko rin yan, sir, medyo mahal kasi pag IT, yung mga application at medyo matagal, Diyos ko. Uh-huh. Alam niyo po ba? Isa yan sa mga breakthroughs na ginawa namin. Ang ginawa ko, sir, meron akong dalawang medyo magaling sa IT. Challenge ko sila. Sabi ko, gawin nyo nga to. Binisualize ko kung ano yung gusto kong mangyari. Yung isa, so hindi namin kaya yan. Hindi naman kami talaga IT. Yung isa naman, hindi nagsasalita. Alam mo, sabi ko, alam mo, napanood ko na to eh. Ganito yung nangyari dyan. May nakausap. Pero sir, ang totoo, kinausap ko sarili ko. Sinabi ko lang, may nakausap na ako. Ito ang dapat natin gawin. Sir, after a week, nakapaggawa sila wala pang HRIS kami nun, sir, ha? Google Form. Sa Google Form, nadedetermina namin sa buong empleyado, sa 1,000 sa halimbawa, sir, sa central office, at merong 10 sa isang division, ilan ang nakapag-training, at ano yung naging training niya, at nakapaggawa ba siya ng kanyang re-entry action plan. Yung pa lang yung ginagawa namin, nagkaroon muna kami ng database, sir. Nagsimula kami ng database. Automated na Google Form. Evolve yung HRIS namin, sir. At doon sa HRIS, sir, hindi pa rin kami na-approve kasi magkakaroon kami integrated HR pagdating sa IT. Eh sir, dati may mga language pala dapat yung mga IT application na yan na hindi po pwede magpasama-sama. So ang ginagawa namin, sir, tagpi-tagpi, iniisa-isa namin. Mm-hmm. Sir, dun po nagsisimula yung HRIS namin. At ngayon, sir, ang HRIS namin ay kasama sa pag-uusap. Natutuwa ako, sir, alam mo kung bakit. Naging head namin ngayon ng IT ay galing sa DICT. IT talaga. So, pati yung napupunta sa tamang perspektibo sa posisyon, nagkakaroon na kami ng pag-uusap at hindi lang po sa central office yung HRIS namin. Para po namin na nationwide nakatali lahat yan. Kasi pagdating ng panahon po, mas madali namin makita, medyo mababaw ang succession bench namin eh. Doon namin nakita because of the rationalization. At sa OVP po, maganda po kasi yung dati si sir sabi niya dati po siya sa OVP, alam niyo po isa sa mga isa po sa pinagmamalaki namin sa DENR, karamihan po ay CESO, Career Executive Service Officer, ang mga third level. Kasi sir, ang requirement sa trabaho pagdating sa government, kung ikaw ay first grade or first level, meron ka dapat sa professional. Ang second level mo, ang dapat meron kang tinatawag na professional, passer ka na exam. Pagdating sir sa third level, dapat seso ka. At naging kaklase ko po si Ma'am Pia Abad na nagseso rin sa OVP. Alam ko head siya nung isang unit doon, Sir Kevin. So, ang hirap ng pagkikipaglaban pagdating sa good boss governance. Pagdating sa boss. Ayun. So, ayun. So, talaga na ang hirap ng pagkikipaglaban pagdating sa good governance po na nakalink po sa talent and development. At Sir Edwin, sa good governance, sir, yung tanong nyo, na i-close ba namin? Yes, sir. Based doon sa matrix na pinapakita namin, alam nyo, ang direction po namin ngayon ay hindi quantity, quality of training. Kasi meron po kami tatlong indicators. Timeliness, quantity, and quality. Ang sabi po namin, ang paninindigan po namin sa HR, hindi sa dami ng training na conduct mo ang basehan ng iyong success. Anong nangyari sa pa-training mo? So lahat yan, sir. Medyo bumagal kami ng konti. Kumonti yung training namin. Pero sir, sinisigurado namin na quality po. At ang iba po sir sa PS, yung iba po sir namin, yung mga speaker ay galing sa PSTD at hindi lang naman po sa PSTD, meron din po sa iba pero may variation po, balance po yung naging since nabanggit ni Asek yung tungkol sa quality at nakarating na sila sa level 4, may mga members tayo sa audience na galing din sa government, so I'm sure they are interested to find out. Ano yung isang example ng quality indicator ninyo that you measure and whether that is already part ng level 3 ba or level 4? So something that is more concrete na measure as a hero, because this is very helpful sa ating mga audience and even those who are in the private sector can learn from this.
Yeah. Sir, maganda yung tanong mo kasi dapat, di ba, sa kay Kirkpatrick, may apat na level. Yung isa, appreciation. Pangalawa, learning. Pangatlo, pinapractice na niya. Yung mga training ba namin? Kaya po meron kami after 6 months, pinababaan po namin. Nagagawa na ba niya yung intended dun sa objective? Yung halimbawa, sir, write, speaking, yung kanina, sir, writing effectively. Yung isa naman, speaking effectively. O sa speaking effectively, sir, hindi lang sa amin sa central. Lahat yan, sir, tinitingnan namin. At dahil nga naniniwala tayo sa 70-30-10 principle, sinisigurado namin na ang re-entry action plan niya ay nagpa-facilitate na siya ng training. O kaya siya na yung nag-discuss ng isang lecture. So, binababa namin sila. Bukod sa pagpapasa nila ng report, siya ba talaga ay nakakapag-public speaking na? Halimbawa, speaking effectively. Tingnan po namin, pati sa evaluation ng mga participants niya, nakatuhog rin po yan. So doon po yung nakikita sa end report, ito, okay na yung training niya. Doon sa, pabanggaan po namin siya sa competency-based system. Ang position mo ba ay section chief o kaya salary grade 18 na ang nakalagay doon, dapat proficient ka. Yung level of proficiency mo sa training ay halimbawa advanced. Advance ka na nga ba talaga pagdating sa ganung level ng competency? So lahat yan, sir, tinatahi namin. Yun nga lang, sir, ang mahirap doon ay talagang minsan Sabado, Linggo, nagtatrabaho kami. hindi natutupad yung 8 hours a day. Kasi alam nyo, sir, sa government, sa dami ng ano. Ang maganda rin, sir, kasi nanunumpa kami tuwing Monday na magtatrabaho kami sa lagpas sa tamang oras kung kinakailangan. Kaya dahil yan ang sinumpaan naming tungkulin, sir, talagang isinasabuhay po namin yan. Right. Nice. Nice. So that's a very concrete example, no? Yeah. So, AM, I know you have something to ask. Yes. So, madalas po na yung mga practitioners natin dito, ASEC, tsaka yung mga companies nila, yung mga HR teams. Ganito rin naman yung gusto nilang maabot or marating or ma-implement. Pero masyadong marami po minsang mga obstacles. So, tamang pang-guide lang po and pang-inspire. Can you share siguro just your top 2 challenges as you started implementing this in the NR and how did you overcome it? Ma'am, alam mo, kung challenges lang, siguro walang top 2, walang top 10, baka top 10 na naging challenges ko. Ang hirap, ma'am, Diyos ko, sobrang hirap pagdating sa buy-in. Halimbawa lang po, simpleng psychological first aid na mandated, although hindi pa mandated ng 2018 sa amin yan. Yung psychological first aid, ma'am Anna, nagkasunog ang Land Management Bureau, 2018. Mm-hmm. So, Exicom. Dun sa Exicom na yon, Ma'am Ana, ang unang tanong, anong mga nasunog? Magkano yung nasunog? Anong mga equipment ang nasunog? Pero ni isa sa mga officials namin, wala nagsabi kamusta ang empleyado. Nag-text ako sa isang director ko kasi division chief lang po ako noon eh. So, pag division chief ka at HR ka, hindi ka nakakapagsalita masyado, lalo na, sabi ko sa inyo, medyo nasa gilid lang ang HR noon. Well, ang premium ay operation eh. So, walang kahit sinong sumagot. May nakisimpat siya sa akin, pero walang nagsabi na, anong gagawin nyo? Alam nyo, may isa pang opisyal na nakakatakot sa buhay ng isang tao na sabi ko natatakot ako kung ganito yung paningin o paniniwala ng mga officials. Hindi naman bahay nilang nasunog. Pero kung tutuusin, ilang oras na pupunta nakastay ang opisina, ang isang empleyado sa opisina, mas mahaba pa ang tinatagal po ng isang empleyado sa opisina. Kasi iba pa po yung travel time nila. Iba pa yung paglilinis nila pagdating nila sa bahay, pagluluto nila, kung ano magagawin nila. Iba pa yung sleeping time nila. Pero ang haba ng oras ng isang empleyado ay mas tumatagal sa opisina. Sobrang pinaglaban ko po yung training na yun. Doon pa lang, lahat ng ibang official namin, hindi ako nagkaroon ng buy-in. Di umakyat ako sa USEC na. Doon sa USEC ko, medyo okay. Paano ba natin gagawin yan? Eh, sir, wala tayong budget. Anong dapat gawin? So, sabi niya, sige, conduct mo na yung training na yan at anong dapat mo pang gawin? O budget? O ito lang budget natin.
umanap ka na ng iba. So tumakbo naman ako sa association ng career executive namin. Nung una kasi sir, ang USEC namin si USEC Jun Adobo sa HR. Pagdating sir ng nagpondo, tumulong sa pondo, si USEC Leones, siya yung president ng Association of Career Executive. Tapos tumulong rin ng union sa amin. So sabi ko, ano, ang susunod kong tanong, paano namin ikakandak 2018? Eh hindi naman kami ganun kagaling. Tinawagan ko po si Miss Gina Hechanova, si Doc Gina Hechanova, nang dati nasa Ateneo Cord siya. Siya yung tumulong sa amin kung paano ikandak yung training. At dun po namin nalaman, dun po namin nakita na ang hirap pala na ipaglaban ng mental health nung panahon na yun. Buting na nga lang po, medyo nakilala ito nung pandemic, pero gaya po ng ibang mga trainings namin, ang hirap po ipaglaban. At Ma'am Ana, gusto kong ikwento sa inyo na nung kung gaano karami yung nakuha naming award, biro inyo tatlo, 'di ba? Learning and Development Professional of the Year kay Sir Wilson, sa akin po ay Learning and Development Manager sa DNRA, Learning and Development Organization of the Year, at nominated po kami sa isang learning and development namin, which is Padayon. Alam niyo po ba na hindi itong unang beses na sinalihan namin ito? Sumali kami noong 2018. Ma'am Ana, alam mo, gusto ko lang pong sabihin sa mga kasamahan natin dito na hindi lahat ng gusto natin nasusunod o nangyayari on time. Nung una ko pong sinalihan ang Learning and Development Manager of the Year, na akala ko ang dami ko na na-accomplish, akala ko ang dami ko na nagawa, akala ko sobrang ganda na naayos ko. Pero alam niyo po ba, hindi ko pa rin siya nakuha. At ang nanalo po nun, ang current president natin, ang nalaban ko po nun, ay si President Irene. So, hindi pa naman kami magkakakilala nun. So, ngayon naman, siya ang president. Siya ang presidente ngayon. At ako naman po ang nanalo. So, kita niyo naman ang tadhana. So, going back, Ma'am Ana, kung sinasabi niyo yung challenges, iba't iba ang challenges natin. Gaya po ng pandemya na sinasabi ko, maaaring nasa isang bangka tayo, isang dagat tayong dinadaungan. Maaaring pare-parehas tayo na nasa HR. Pero iba-iba po ang sitwasyon natin. Iba-iba ang ginagalawan natin. Maaaring yung iba nakasakay sa vapor, yung iba naman nasa yate, yung iba naman nasa balsa. Eh baka yung iba sa atin na nagsisimula sa HR ay nakasakay sa styrofoam ng ref, di ba? Kasi depende sa resources na hinahawakan natin. Pero isa po sa tool na nakita ko ay dapat may paninindigan tayo at tamang paniniwala. Ano ba ang gusto nating gawin? Ano ba ang pwede nating i-implement na kaya natin? And start with small. Small wins muna tayo, baby steps. At unti-unti po, nakikita ko, meron pala nangyayari. So nagkakaroon kami ng motivation. At yung motivation na yun ay huwag mong aariin. Kung sino yung kasama mo sa team ninyo, isama mo sa motivation. At alam mo, natutunan ko po yung emotional bank account. Dati kasi, yung mga kasama ko, kain tayo sa labas. O yung iba, dito tayo mag-Starbucks tayo. Eh yung palang gusto lang naman pala nila ay mag-kwek-kwek at mag-ihaw-ihaw sa kanto. So mas nagkakaroon kami ng brainstorming pag nandun kami sa kainan sa kanto. So ibig sabihin sir, ma'am, sa akin, as manager, nilang po yung patutunguhan mo, yung titingnan mo. Kikilalanin mo rin, sino yung mga kasama mo para strategic rin yung grupo ninyo. And alam niyo po, may paniniwala kami sa SES. When we know each other, half of the work is done. Yes. So kung magkakilala po kami, alam namin yung liko ng bituka namin, mas madali po namin nagagawa yung trabaho namin. At konting challenges man pagdating sa internal, mas madali namin nagkakaroon ng adjustment kasi alam namin lilipas din po. Right, right. So AM, Ma'am Ana, we call her Ma'am AM as a hero. Pero so based on what we heard, malaking bagay to get the buy-in is really the relationship building and standing on, starting on small scale, right? And then, ang follow-up question siguro doon, bago ko itanong yung kay Menchu is, ano yung other strategy ninyo or any program to change their mindset? When I ask this, like for example, I delivered a talk as a hero and I met all the regional directors, di ba? Medyo evolved na ng konti yung kanilang
yung kanilang kaisipan. So the regional directors that I met are already like thinking of how to become more agile leaders, right? So medyo naka-advance na ng konti. So what we would like to know now is ano yung naging program ninyo para maiangat ninyo yung kanilang level of thinking and mindset so that it's easier for you to get buy-in dun sa mga naging programs ninyo. Yung mga boss ito, no? Oh, yung mga boss to, mga regional directors. So, pag-uusapan na namin noon, agile leadership, di ba? Yes, sir. At ngayon nga, sir, meron tayong regenerative leadership na galing sa iyo. Ito po ay mangyayari sa November 26 at 27 kasi din na-dovetail namin. Alam niyo, ma'am, sir, ang nakita ko po, parang default natin lagi as human being, what's in it for me? Anong meron para sa akin dyan? So, una, papakita namin, ang training and development or career development na ginagawa namin sa kanila ay hindi lang pang department, para rin sa kanila. Ang ginagawa po namin... For the bosses. Yes. Ang ginagawa po namin, sila mismo. Katulong namin, hindi kami lang. Sila yung nagsasabi sa amin. Collaborative. Yes. So, dun po muna. Kasi kailangan may buy-in muna sila. Kasi kahit anong ibibigay namin sa kanila at hindi nila naman gusto, hindi nila paniniwalaan yan. So, kung meron silang parang participation doon, kami ang gagawa niyan, inyo yan, kayo nagsabi niyan. So, strategically, inaayos natin, pinapackage. Pero hindi lahat ng gusto nila, isabay-sabay. So, binibigyan namin ng structure. Meron kami tinatawag na management grid. Kung ikaw ay paakyat sa level na ito, ano yung mga kailangan mong training na dapat natatapos mo na? Ano yung mga competency level na dapat na-acquire mo na? Ano yung mga dapat na pinoposess mo na? Minsan, sir, alam mo, ngayon nakita namin, dito sa competency development, ito medyo improvement na gagawin namin, nakikita yung competency. Pero alam niyo, sir, ang medyo challenging ngayon sa amin ay yung tinatawag naming parang emotional quotient ng mga tao. Kasi sir, habang tumataas ang posisyon ng tao, tumataas at tumitindi rin yung pressure from top management. That's true. Yeah, that's true. Private man or public. Yung biniblend na namin ngayon, sir. So, nire-ready namin sila competency-wise, nire-ready namin sila pagdating naman sa emotion nila. Kasi lalo na kung sunod-sunod yung pressure, right, right. Sir, baka yung mental health program naman namin ay umusok dahil nga magkakaroon ng mga anxiety yan later on. So inaayos po namin yan, nire-ready. So as a in short, doon sa mga sinabi nyo kanina, it's about relationship building, reaching out, and then this one, it's making it sure that the programs are collaborative, kasama sila. Yes. Yeah, so how can they not buy something that they are also part of creating it, di ba? Yes. And since you mentioned competency-based, tamang-tama, si Menchu has a question. Babasahin ko. Maganda yung tanong natin. Maganda. Nasa chat group, nasa chat po natin. Would the competency-based learning and development plan be better formulated as a multi-year plan, say 3 years, to reasonably observe, manifest, demonstrate learning rather than just an annual plan? So yung scope nito, kung 1 year lang ba or dapat multi-year? Based on your practice, Asik Hero, you might shed sir, light sa amin, on this. Ang competency-based system, sir, ay long-term siya. Bakit long-term? Naka-anchor sa position description at sa job description ng tao. When you say long-term, Asik, para lang may context, ilang years? Biblia na siya. Kumbaga, yun yung first edition. After 3 years or after 5 years, nagkakaroon kami ng recalibration. Ito bang position na to, ayan pa rin ang tinatrabaho niya. Depende kasi sa mandato. Ang mandato po kasi sa government, iisa lang. Hindi naman bigla-biglang nagbabago yan. Ngayon, ang nagiging disruptor lang ng competency-based system namin, halimbawa, in the advent of technology, ang IT ba ay dapat nasa IT department lang namin? O baka pwede na rin siyang tumawid at maging cross-cutting? Dati kasi technical lang ang IT. So ngayon, nagiging cross-cutting na rin siya kasi nagiging essential siya. At ano pa ba yung mga ibang elements na pwede namin idagdag sa competency-based system? Ang competency-based system namin, halimbawa, maganda sana kung mapapakita ko ng mga, Sir June, meron kami halimbawa, position description niya ay HR Officer 1.
kung HR officer 1 ka, expected sa'yo na dapat basic ng mga facilitation skills alam mo, basic ng report writing alam mo, basic ng TNA alam mo. So meron kaming ganon. Kung ikaw ay naging officer 2, hindi ka na dapat basic. Dapat tumatalon ka na sa intermediate. O kaya mapupunta ka na sa advanced. Habang tumataas yung position mo, tumataas rin yung proficiency level mo. At hindi lang po doon natatapos sa technical. Kasi yun po, technical. Meron kaming cross-cutting competencies. Sa cross-cutting competencies, ina-assess rin po namin yan. At meron din kami, sir, foundational at core competencies namin. Mm-hmm. So lahat po yan, naka-anchor dapat. Every 2 years, yun po yung nagbabago. Every 2 years, nagkakaroon kami ng competency assessment. Nagkakaroon ng individual development plan. Yun po yung nagkakaroon ng pagbabago. Every 2 years, ano na yung plano sa karir mo? Ano na yung plano sa gagawin natin pagdating sa iyong HR pillar na pupuntahan? Parang ganun po sa... So in short, ASEC, hindi pwedeng 1 year lang. Yung sa inyo, it's 2 to 3 years. It's because naka-align siya at naka-link sa career growth and development ng tao, development ng individual. Pero yung competency-based system namin, nag-a-adjust lang kung kailangan na magkaroon ng cross-cutting competency. I see. Opo. So yun ay, kumbaga first edition. Pero ang nangyayari, sir, ngayon, dati, ang mga directors namin ay 6 lang ang core competencies. Pagdating kasi sa director, usually leadership yan eh. Pero meron kaming mga director na technical. So that is, sir, 6 lang: strategic and critical thinking, leading in a continuously changing environment, empowering others, ganun lang. Mm-hmm. Ganun lang yung planning, organizing. Yun po yung mga main function, pero depende pa rin po yun sa proficiency level pagdating ng third level. Pero ngayon, ginawa na po namin, last year, nagpa-approve kami ng competency-based system for Director 2, technical, for EMB Director, Environment and Management Bureau Director, and Mines and Geosciences Bureau Directors. So hindi lang sa rank and file nagkakaroon ng competency-based system, sir. Nagkakaroon na rin kami ng competency-based system pagdating sa technical position namin for third level. Right. Thank you, ASEC, for that. And tanong lang ako dun sa competency-based nyo. Kasi usually, pag may mga competency-based frameworks tayo, minsan may mga companies na sa HR lang nakakaalam nitong competency. True. Ganyan. Pero how did you socialize it down to the level ng mga employees ninyo? Alam mo, Ma'am Pearl, maganda yung tanong mo. Hindi kami ang gumawa, hindi HR ang gumawa. Ang gumawa, yung mga empleyado namin mismo. Oh, so involved sila. So, nagkakaroon kami ng isang workshop. Sa social hall namin, nagkakaroon kami ng workshop. Sila, medyo matagal lang namin nabuo to. Parang 1 taon namin nabuo o mahigit. Pero sila ang gumawa kasi hindi kayo yung mga sumulat, ano? Katulad ng iba. Hindi kami sumulat. Nag-consolidate lang po ang HR. Kaya nga po nang sinabi namin sa inyo, walang buy-in eh. Pag binibigay lang namin o di mag-collaborate tayo, kayo gumawa ng tatrabawin natin, ano proficiency level. And since na-partner namin ang mga division chiefs at saka mga end users namin, sila yung nag-aayos at kami ay taga-consolidate lang. At nakita ko, sir, may sinasabi si Ma'am Nerissa, yung kay Carol Dweck raw. Oo, natutuwa kami kasi yung growth mindset, Sir June, alam mo, nakatulong niyan sa amin. Member rin po ng PSTD, ang People Ignite, di ba? Sila naman po nagpakilala sa amin kay Carol Dweck ang growth mindset. Sila JV Wong. So, pagdating sa communication. So, one way or another, sabi ko po sa inyo, maraming mga taga-PSTD ang nakatulong po pagdating sa aming journey ng HR practice namin sa government, Sir June. Nako, thank you, ASEC. It's already 6:56. Halos nakakabuelo pa lang tayo kasi syempre pagkausap talaga natin si ASEC Hero, having known him also as part of the board, talagang punong-puno ng wisdom, very excited and very passionate, and we are really so thankful for being our guest today. I'm sure yung mga audience natin have been enlightened, have been inspired by the passion that you have shared with us, no? Thank you also, Ed, for yung shedding light more on the question of Menchu. Siguro dagdag ko lang doon, if your competency based system is also strategic, hindi lang kung ano yung kailangan ng tao, but you're already looking at what competencies
of the organization are critical for the for your strategy to enable mm-hmm. your business growth. Siyempre, yung strategy mo, minimum 3 years yan eh. So natural, kung i-align mo yung competency base mo on the strategic level, babangga siya. So you're also mm-hmm. looking at the next 3 years of competency. So talagang multi-year on that note. Yeah. So yung learning and development plan namin ay 3 years. Yung learning and development plan. Pero sir, yung competency-based system namin, structured po siya. Ang ibig sabihin, just to clarify, Asik Hero, structured yes. because, halimbawa ako, may position profile yung aking yes. competency and then meron akong talent profile. So meron akong gap. Nakaayon yung aking IDP, nakaayon doon sa competency development yes, needs ng aking position. Ayun. Yes, sir. Sir, tama po kayo. Competency-based system, competencies nila, gagawa po ng individual development plan. Sa individual development plan, doon po panghuhugutan yung gagawin naming 3 years learning and development plan. Oh. Yeah. Mukhang magiging isa na namang topic yan sa usapang training. But before we end, siguro last and final, umpisan muna ni Asek, no? Ano yung pinaka-tip nyo sa audience natin? Not just necessarily on how to win the award, no? But using the award as a motivation to improve the way things are being done, like what you experience. Alam mo, Sir June, maraming awards na hindi naman ako nagmamayabang. Maraming awards na po akong nakuha. Pero nung tinanong po ako bakit ko po gustong maging Learning and Development Manager ng PSTD, ang sabi ko po, ito pong Learning and Development Manager ng PSTD ay mahalaga po sa akin. Dahil ito po ay magsisilbing inspirasyon. Gaya nga po ng sinabi ni Chairperson LV, di ba, na ang PSCD ay hindi gaya ng ibang organisasyon na charlatan. At marami na po nagsusulputang berang organisasyon na nagbibigay ng award. Ako rin po may tinanong lang akong organisasyon. May nakita ko si ako na sinabi, nagkaroon siya ng award na ganito. Chinay ko, ano ba tong award na to? Kasi minsan parang labas pa ng Pilipinas ang title eh, di ba? So parang ikaw mo curious, paano ba ito ba ay makakapag-validate sa ginagawa namin? Pero at the end of the day, may kailangan kang bayarang fee, di ba? Hindi na lang sasabing fee na pambayad sa award, pero maraming ganon. Pero ang PSCD award po, talagang pinagsikapan po namin yan. Hindi man namin nakamit nung una, pero itong pangalawa, sobra-sobrang biyaya naman po. At isa pong simpleng pamamaraan lang na sinasabi namin na we're doing right at ang nagbigay sa amin ay isang credible na organization. And when you say credible organization, ibig sabihin, merong sinasabi yung ginagawa mo at pumapasa sa standards nila. Right, right. At yung standard na yon, ang pangarap po namin, dati kasi Sir June, Sir Edwin, Ma'am AM at saka Ma'am Pearl at sa lahat ng nakikinig dito, laging may pagkukumpara kung ikaw ay galing sa government o sa private, parang medyo nasasaktan ako doon. Ano ba pagkakaiba ng government at private? Sabi kong ganyan, pare-parehas naman tayo nagmamanage ng organization. Pero alam niyo po, natutunan ko dito, hindi pala dapat nating minamanage ang tao lang, minomotivate natin sila. At kung minomotivate natin sila, nai-inspire silang gawin ang karapat dapat nilang gawin. At pagkatapos po namin makuha yung award, nagpatawag po agad kami ng meeting, Zoom meeting sa lahat ng HR practitioners nationwide at shinare po namin tong award na ito. At alam niyo ba, Sir June, sa susunod na PSTD, Gawad Maestro Award, ang mga lalaban na sa amin ay mga regional offices namin para i-showcase performance doon. So, hindi lang po nagtatapos dito. Kung dapat ang proyekto ay sustainable, dapat ang motivation at inspiration ay sustainable rin po, Sir June. At hindi po amin yun. Ito po ay para sa lahat. Okay, sige. Maraming salamat on behalf ni Katropang Pearl, Miss Anna, AM, and of course, si Nat and all the PSTD staff members are here and our audience. Maraming salamat po sa inspirations and insights na ibinigay niyo po sa amin. And of course, at time, it's a Sunday, but
We know how busy you are, but yet here you were. Yes, Sir Jun. Sir Jun, para sa PSTD, lalong-lalo na ngayon, natutuwa ko. Sobrang ganda ng pamamalakad natin sa PSTD. At maraming positive feedback po ako personally, yung mga umaattend sa trainings ninyo, malaking tulong po sa pagde-develop ng aming human resource. Maraming salamat po sa PSTD. Yeah. Of course, ako muna ng ating presidente, si President Irene. Mabuhay si President Irene. Mabuhay, yes. Oo. At saka yung mga board. Of course, hindi po natin ito tatapusin na wala po tayong last picture. Last picture.